Adam yun sa ating mga pangkaliwang pinagdaraanan. O isang paraan, isang paraan para mas maunawaan natin at siya sa atin kung ano yung pananampalataya at kung tayo na nananampalataya. Kasi minsan, ang pananampalataya ay maaaring isipin natin na yun ay nasugatalaan o kaya pasak na ng maniwala. Pero yun nga, may dalawang salita na nakaulat sa translation ng pananampalataya sa Hebreo. Una, yung pinag-usapan natin dati, yung aman. Ano yung aman? Doon dati yung amen. Ito yung pananampalataya na naniniwala. Ito yung credible siya kapag yung paniwala. So kung ano sinabi, paniniwala ka. Yan. At yung pangalawang paraan kung saan ma-translate yung faith o kung paano i-translate o sinag-describe yung faith sa pananang sultan, yung baka. Ang ibig sabihin naman nun, yung faith na kasandig-sandig o katiwa-tiwala. Ibig sabihin ng reliability. Children, repeat. Reliability. Good. And you first. Cred. Sorry, dalawa na. Ano yung muna? Credibility. Credibility. So, amat is? Credibility. And baka is? Kasi yun yung dalawang paraan kung paano maaaring natin kumawain. Do I have faith? What is faith? And minsan, isipin natin pag ako maging nagbuda na walang agad ako ng faith. Faith kasi sometimes at associated with fidelity. Ibig sabihin nun, tapat, katapatan. No? Isa yun. Pero faith is also a relationship that is not always attachment, but it is a relationship that defines your ordinary life. Kaya magandang tanungin niyo, kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, naniniwala ka ba sa atin? At pag sinabi ko, nananampalataya sa Panginoon, ikaw ay nagtitiwala. Right? Hindi lang yung maging tapat. Pwede kasi maging tapat eh. May huling mo nagsisimba. O, pwede tapat, pagtapat. Tuwing Wednesday, talaga mo tanong sa atin ng nalalangin sa kuno. Pero yung kapalit doon, kasi may hinihingi. O dahil ang kapalit doon, yung inaasahan na para kapalit doon yung pamamanata ay makatanggap. Pero nasaan yung pain na yun pagdating sa trabaho, for example, o pagdating doon sa matters of the heart. Di ba? O, porti pa na bulog yung loob mo, magbibigyan mo na. These are questions. At napakalala nito, ipasok natin sa buhay natin. Ipasok natin doon sa ating kamalayan. At hindi ito malayaw sa atin. Tulad doon lang mag-inuloy. But I always want to highlight this kasi hindi mo kayo baka wala kayong tumunod. Hindi malayaw sa atin yung karanasan yun. At ang dawang example nito ay jeep. Wala tayong Pilipino na yung karanasan sa jeep. Pag ikipagpunta naman, for example, yung Quiapo. Ano ba parahin ng jeep? Fairview. Ano ba parahin ng jeep? Pagpunta ng Quiapo? Galing? Ay, parang kumayaman. May karatula. So, naniniwala ka sa karatula. Pero may tanong mo, may kapag-iwet ko yung karatula ng galing sa jeep, yung jeep sa Quiapo? Meron? Magic? Pag gusto nyo ko ng ngayon, hindi ko magiging ko. Kasi yung karatula, meron ba ito mag-iwi yung karatula? Wala! Una jeep yun, hindi mo nasa ilis ng tren. Yung metro nito, walang magagawa yun. Pag-uutang burjuan, direction ng burjuan niya. Mali man lang tatanong na rin, bago dumating na yung Union Station, di ba? O bago maging yung beta. Pero ibig sabihin doon, release, walang magagawa. Yung jeep, makalilig mo yan. Kahit saan, di ba? Pwede mag-grip cutting, di ba? Pinanghahawakan mo lang kung sa gamit ng Quiapo doon, gabihan ng Quiapo. Wala na lang, hindi, gata na yun eh. Pero paparahin mo kasi, naniniwala. Credibility yun. Kaya mo may pinag-mateful eh. Nasa pagparahin mo, okay nila ah. Karang sa gamit. Hindi pinaka na. Yung
exercise ang money. Pagdating, malayo na kasi kaya maglalas ang gawin mo. Eh, pagdating mo ng jeep, yun yung lumang jeep, yung gawa ka sa tayo ng yung buong. Yung tumawag ito, medyo matanda ka. Di ba mga tapang ay hindi na inahot yun? Pero di ba may gano'n yung layo ka yung buong, may painting ng mayong volcano, sa magtatanong ng palay, at sa yung ilaw sa loob, yung parang nakuha sa view house ka laki. Purple, wala. May ano, assign ka po nito. Hindi kasama sa retreat. Minsan, dapat ko lang alam muna sa nag-challenge ko. Kasi nagbigay ako ng proto sa isang malaking bahay sa mga SFC. Ay, di, alam ko na nagbiyahe ako ako ng Quezon City. Pagsasay ko ng jeep, yung nakaupo sa tapat ko, oh, may picture ng magdalapan. Tsaka na ako nagbibigay. Kahit ako lang sa inyo yung mata. Sanay kami dyan eh. Nagbibigay ka pero hindi lang yan. Natutunan ko yung pagod na yun. Ito ka pa talaga. Puro pa pala lang ang tinuloy na sa akin. So, ayun na. Hindi naman kaya ko kaya!
Pag kumakasara ng kalimot,
na instrumento ng Diyos sa pagkakulitan. O kaya, sila yung pagsasabaw sa kaya na ang Diyos na may pakanang bakit sila magkakagay. Lord, ikaw nang halalin mo kasi hindi na ako. Huwag ko nakikiwala na lang ako. Pero uuwian mo ito kasi sana ako na ako sa kanila. Ako ay kanya. Diba? That's what you did, Mary. You promise that you're no longer your own. But in the name of God, I become someone else. Someone God chose for me. Paano ko wala kang matula, wala ka sa awa? Paano makapit? Amen! Pag senior ka, you highlight ka that you are chosen for others. You don't live for yourself. Ito mo yung mga nahihilig na sa kagalabahan ng kamulama. Ano mga kami ng trabaho niya? So, lagi ko yan. Pizza. Harsh. Sana sa Madrid, sa Brazil. Di ba? These are positions of service. When I meet young people na mas interesado yung I want to work at this in an orphanage or move many other centered communication. I tell them, don't be American married, huh? Don't feel pressured that just because everybody's getting married, I need to get married as well. No! Because single blessing is a valid choice. To forsake even physical love. To tell the world there is so much more than having a job. Diba? There is so much more than having kids. I'm not called to be a mother. I'm not called to be a dad. But I am called to be the best auntie my mama has ever had. Diba? Dito ang trabaho ng mga tito sa tita. You're supposed to be the mommies and daddies. That the best mommies and daddies. Kaya hindi ka the mommy and daddy. Bakit? You can launch your pamangkin nung walang worries. Hindi mo ako makalaga siya niyo niya eh. Ay, mas mo yan. Saan mo rin ka mo yan eh. Basta masipin. Oo, sige. Gusto mo ang natin ang pamangkin. Kaya sige, you go buy it. Bakala sa sige. Right? Ako, gano'n yung pamangkin ko rin naman. Kaya galit sa akin yung kapatid ko. Pagkakalit mo sa bakit. We are all from the position of service. We are all from to give ourselves. And that's why faith is important, because God gave us faith. It becomes a matter. But giving ourselves is not always easy. That's why we always need to guide God. Lord, God, how will you gain exactly? At naniniwala ako sa mga sinabi mo sa kasulatan. At magtitiwala ako na kapag nagdursi ako sa halip ako, ikaw yun at yung mga mama, you will give me consolation. I will never tire from work, from even my spouse, from my brothers or my sisters. You will give me the consolation that will help me out there. But you are my consolation. Yun yung buwan ng life of faith. Yun yung hamon sa atin to be faithful. Pero ang tapit kasi natin sa akal ng production. Ang tapit kasi natin is God remains faithful. Kaya ang tanong, does he have faith in us? Nag-isip yung nalilin sa mga kami eh. Tama yung sagot. Pero napag-isip-isipan nyo na ba? Does he have faith in you? If you say yes, how? Does he believe in you and does he rely on you? Or are we passive people that, oh, you say it to me, so you just take it to heaven? Have you ever thought about that? Umaasa ang Diyos sa iyo. Ini-expect ba siya? And this is a good question because
May isa tayong gift na bibigay ng Diyos sa hapon sa ating existence na pag-iwala na ito na hindi natin na pag-inilayan ng Diyos. Yung freedom na. Sa pagbibigay ng Diyos sa ating ng kalayaan, kusa niyo po na binigyan hangganan ng Diyos ang kanyang tama. Hindi hindi niya babalikin ang kalayaan. At ang iyong kalayaan, ang iyong kapayahan ng pagpasya, ang iyong kapangyarihan magtimon ng sariling buhay. Madaling sabihin, bigaya ng Diyos, pero yan ay isang tanda na sumusugal sa iyo ang Diyos. Do you realize that? Amen. Because sometimes we live lives according to our view, as I said, only God will bless us. But we never stop to think, why do I have this power? We complain why things can become unfortunate, bakit ito nangyari, pero we don't ask, pero kahit ito, ano yung power? Minsan, minsan lagi, parang, Lord, do this for me naman. Kasi marupok ako, mahina ako, kulang yung kakayahan ko. And we forget the great power of our freedom. You possess in your hands great power. And what is that power? It's not to create heaven and earth, that is God's. It is not to change other people's minds, that is God's. But to compel your heart to allow yourself, and isubo ang sarili mong isip at diwa, timunin ang sarili mong magpapasya. Maabot sa abo ng mga kaya mo, ang tunay mong kalasan. Eh ako lang yung Lord, but that is all that matters. Kasi ikaw din na naman papasok sa lahat ko na natin. Walang dito power sa asawa ko. Ayaw ka papasok dyan! Hindi i-check niya ang lahat ng kanyang makasunod ng grace sa anak mo kung nakakasabayan sa para. Problema niyo. Giving you a share of His own power by giving you freedom, so that your choices become immensely valuable. It comes to your own. And it's not making yourself worthy, but you now are able to show God freedom. Ang sarap mahalin mo kusa kasi hindi ako pumili yun. Pinamahal mo. Kusa na pinili sa inyo magpamahal. Natouch na ito ng hapo. And that's what God wants. That's what He gave you. He believes in you and He relies on you to use your choices. To choose according to the right. Para yung sentiment mong mahal kita, Lord, hindi lamang dapat. Lord, kaya mong panigay yung pag-ibig mo. Ngayon, nakakula tayo. Bakit nakakula? Kahapon, mas pinili mong mamatay. Ngayon, isa lumabas na pag-ibig. Ito yung mga tao na parang baliw kung saan nilang isuko, isinuko yung pinakamahal ng bagay sa kanila. Pinigil nila yun. Not out of suicide, but out of now. Kaya bagay ka ako yung mga sa iba.
what greater love is there than to give your life? That's the way. Because these saints, Ignatius and Luke, sent Lord Mahatma. At kusa kong paninigan ang pagmamahal ko sa kahit buhay ko. Hard naman yung grow. But we have little martyrdom sa sarili kasi. Kaya mo sana ang hamunin sa sarili na kapin. And this is where the second part of the baptism is. The working of the Holy Spirit. Kasi kung may ikuan na lang tayo, magpapag tayo, sana ba siya magpakasama? Pero yun yung Espiritu Santo patuloy yung gulong kapitan. Masanay ka na minsan kahit medyo masakit. Ito po kasi masasanay na mamuhay sa lupa. Huwag ka masasanay na kailahan. Yung sakit, kukumpas ka na natutukang pagbahal. Masabi mo may pinausap ako kung ano sa makakit kami. Kung kaya natin, ano ang tama? Hoy, nataas yung bibi, talaga. Ay, pagdaman tayo mong pagkakan. Masabay mo sa akin. Bakit usually, sa taong kumiliyo ang tatan. Pero sa mga, pero ba? Kapag pupunan ko naman tayo, wala ko naman naman. Huwag naman muna. Huwag gusto mong play. Ha? Minsan nila, huwag gusto mong play. Pagkakos yung kuya yung pera mo. Kasi pili mo walang nilipig sa langit. Mamilipig nila. Right? This God's identity is really challenging us. What are our priorities? Hindi ko siya sabi mo, pero what are our priorities? Doon sa unang pagbasa ng mga masin, di ba? Kanya-kanya yung mga ginagawa. Napasin niyo yung Mrs. Pablo? Tingnan niyo yun. Yung sabi niya, ito si Alejandro na doon, pantay-pantay-pantay-pantay. Napakasamanin ka mga sa akin. Right? O yung malakot ko na din mo. Because they were working. Pero ano yung tulong-tulong siya sa akin ni Pablo? Kahit ako na yung mapag-isa, Panginoon ng Diyos. Mga kapatid, may gagawin tayo ng tara. Alam mo, may gagawin tayo ng tara ng mga pagkita. At ang Diyos ay tama. Hindi tayo ng Diyos. Given na yun. Pero yung pagpag-relasyon natin para ng pagkata, yung sana yung ating bungkahin sa gabi nito. Saan tayo nilang palataya sa Diyos na sa pag-ibig ng Diyos? At alam niyo ba, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pag pinapalataya sa Diyos, nananapalataya ka sa ating pag-ibig. Napatunayan niya na yung pag-ibig niya. Wala na siya ipuprove. Kaya ang tanong ngayon, siya ay sumusugalin sa atin. Ipakita rin natin na karapat-dapat tayo sa pagsampalataya ng Diyos. His faithfulness to us, not simply dead, but He believing kaya mo namin. Binigyan kita ng kalayaan para magkakaw ka ng kakayaan umiling ang tao. Don't make excuses for yourself. Ibig sabihin, ito ang mga hindi tayo na tao ka. Tao ang kaya ng kususin ng Diyos. Tao ang hindi malipas. Tao ang kaya ng magliwanan ng isip at iman. At magsasabi, kami na rin ko. Diba? Sabi si Diyos, ay buka ba ito? Tao ka. Hindi
hindi ka basah, hindi ka nalilakaya, tao ka mo ay kalilangan. Kalilangan ang ibigay sa inyo ng Diyos upang magkaroon ka ng kahayahan at kapangyarihan sa tulong ng Espiritu Santo, kampanan ng tama at ang this is our life. This is our life of faith. And I hope tonight we renew that conviction. We are not simply recipients of God's love. We are collaborators with His grace. We are not simply passive receivers of God's inspiration. We are cooperators with His Holy Spirit. So that like the gospel, sabi ng Panginoon, magiging manggagawa tayo. Pwede po ako ng Panginoon, magiging manggagawa tayo. Tayo yung haayo. Tayo yung mamumuso. Mahirap, pero kakayan. Walang lumbukan, walang daag na lang support, walang na lang pera, ni panaka. Pero hahayo, saan? Sa mga pupuntahan sa ng Panginoon na hindi niya mapuntahan, pero tayo ang pupuntahan. We're sent to be ambassadors. Hindi ka tao lang, ambassador ka rin. Hindi ka tao lang, representante ka ng Panginoon. Ganyan yung kapangyarihan ng Christian freedom. Ganyan yung pinahalap sa yung Espiritu Santo. Para pahalang yung iyong kapok na yung kahit manungkot ng imbansya na kalimutin. Bakit matagal sa malayo sa kayo ng Christe o Mrs. Dapat siya. Kahit marami siyang pinagkakaanan na mapangkakabot siya ng tulog. Kahit marami siyang pangangailangan, sensitive siya sa pangangailangan ng iba. Tapusin ko ito sa isang kwento. Kasi kung ipakita ko ito ay